Hello guys, welcome back to Dato Ambas TV. Meron akong mga case na naman dito na pustiso na ito lahat ay ipaprocess na o lulutuin na. Pero ito mga wax pa lang to. Bibigyan ko lang kayo ng mga tips kung ano yung mga pustiso na pwedeng gawin nyo para gumanda or best option nyo para sa inyong pustiso. Pag nagpagawa kayo, halimbawa kung tatlo yung ipin na wala ka, o kaya buo, partial, buo, ganun. Ito, mapapakita ko dito sa inyo yung mga advice ko na pwede nyong ipagawa. Na, halimbawa, ito. Sa ito, ang case na to ay, kung titignan mo ito ay wax pattern pa lang, ito ay lulutuin na. Ang kulang niyang ipin sa taas ay tatlo, 1, 2, 3. Ang option mo dito ay gawing ordinary na pustiso o kaya eye bookup o kaya yung mga wag lang thermoplastic kasi nga ito eh may tendensing hindi maganda yung kakalabasan kung flexible o thermoplastic ang papagawa mo. Ayan. Ito, kahit ordinary to, kung titignan mo yung ngipin niya, ang ganda o kasi pinalitan niya ng new SPX ng ngipin. Kaya kahit pag ginatapos to, kala mo mamahalin pa rin. No? Tignan mo ang ganda ng ngipin. No? O pati yung sa baba, ganyan. Ito rin, oh. Ilan yung kulang niya? Halos, ang lapad ng ngipin niya, oh. Pwedeng i-flexible to, pwede rin i-ordinary. Pero maganda to, kung i-flexible mo, o kaya peak denture, ang peak denture, nag-rate to 50 to 60K, eh. Per pustiso yun, ha? Kung kahit ordinary yung pustiso mo, papalitan mo lang ng ngipin na maganda. Ayan, oh, ito. New SPX Composite Resin Tint. Maganda lang yung kalalabasan niya pag natapos. Oh. Itong isa naman, halimbawa, ikaw, kulang mo ay isa, dalawa, tatlo. Eh. Tatlo ang ngipin lang niya na kulang. Eh. Ayan. Sa baba, apat. Ang ito ay lulutuin na. Ang pinapagawa ng dentist dito ay flexible. Tama ba yan o hindi? Tama, kasi nga, tatlo lang yung kulang eh. Ang flexible kasi maganda lang kung iilan lang yung kulang ng ngipin, hindi yung halos buo na. It's advisable dun eh. Sa mga tatlo na lang ngipin, dalawang ngipin na lang natitira. Ito, kung ipi-flexible to, perfect na decision. Hindi ka magsisisi. Oo. Kasi kung i-acrylic mo pa to, makapal yan. Tsaka dito, ito, pag natapos to na flexible, ipapakita ko rin kung paano yung itsura niya. So, best option is flexible denture para dito sa ganitong klase ng case. Ito naman, kung titignan mo to, oh, ilan din na lang yung ipin netong natitira? Isa, dalawa, tatlo, apat. Apat na lang yung natitirang ipin niya. Eh. Ang gustong ipagawa ng pasyente dito ay ordinary na pustiso. Tama, best option yun. Magandang desisyon na. Ordinary acrylic na lang na pustiso. Kasi kung flexible to, baka magkaroon pa ng pressure dyan sa tatlong harap ng ipin, masira pa. Kasi kapag mga ganito, kailangan stable lang yung major connector. Ito yung major connector. Itong palate nito. Sa baba niya, pinapagawa ay flexible na pustiso. Best option yun. Desisyon na i-flexible yung sa baba. Kaya ikaw, kung meron kang ganito yung case mo, yan, pwede kang magpa-ordinary yung taas, flexible yung sa baba. Ito naman, pinakita ko na to sa video, ito ay advocap na pustiso. Pag ginawa, ito naman sa baba ay flexible. Itong sa taas, ang option mo dito, pwede mong pa-ordinary lang to. Kung wala ka namang budget, halos pag ordinary ka, tapos papalitan mo yung ngipin kung gusto mo, plastic, porcelain, o yung new SPX ang gamitin, o kaya natura tone ng ngipin, pwede. Tapos, ito ordinary lang yung base. Maganda pa rin yung kalalabasan. Itong sa baba, flexible talaga ang pinakamaganda dito, or peak denture. Depende na lang sa'yo kung ano yung pasok sa budget sa pagpagawa mo ng pustiso. Maganda ang ordinary kung sa mga maraming ipin. O nga lang, medyo makapal yung konti yung base. Maraming salamat po sa panonood. Sana'y nakatulong. Bye-bye!